Hello, hello guys! Welcome back to my channel, Sophia's Mom. And today, day 4 na tayo and we are here at Angkla Beach Club. So, Angkla Beach Club ay located dito sa Nakpan Beach. And guys, dito sa El Nido, ito ang pinaka-paborito kong beach sa lahat. And dito talaga ako nag-swimming ng bonggang-bongga. So, we're here ngayon sa Angkla Beach Club at Nakpan Beach. So ayan guys, andito ngayon ako sa harap mismo ng Angkla Beach Club. Ayan, 'di ba? Ayan ang view nila sa harap. Actually, ayan na nga ba ang sinasabi ko, guys. Buti naman naabutan ko ang sunset. 4 days ko na sa El Nido and ngayon ko lang talagang nakita ang sunset na magandang-maganda. And kung gusto niyo makita talaga ang sunset sa El Nido bukod sa Las Cabanas, dito rin 'yan sa Nakpan. Ma-experience rin 'yan. So, saktong-sakto lang talaga ang dating namin dito sa Angkla Beach Club kasi inintay muna namin matapos yung last tour namin, yung tour si bago kami pumunta dito. And ayan na nga, syempre, nagutom, gabi na, dinner time na guys. And syempre guys, dahil talagang sobrang dilim na nung gabi, wala ka talagang makikita sa dagat kung maglakad-lakad ka dito sa Nakpan Beach Club. Kaya na nga, morning walk na lang ang gagawin natin kasi talagang super dilim dito sa gabi. Actually, ngayon pa lang naman talaga nag-start ang aming day 4 kasi part pa rin ng day 3 namin yung kagabi, yung pagdating namin sa Angkla. So, andito kami guys sa right side banda ng Angkla Beach Club. So, ayan, naglakad-lakad kami. And dito sa tapat na yan, dyan kami magsuswimming mamaya ng aking husband. Kasi talaga nga naman dito sa Angkla Beach Club, walang masyadong tao guys. Kasi syempre, alam nyo na, medyo mahal talaga ang rate nila dito. So, ready na ba kayo guys sa ating Angkla Beach Club tour? So, ayan na nga guys, simulan na natin. So, andito tayo ngayon sa harap mismo ng Angkla Beach Club. So, ayan, tignan muna natin dagat. Syempre, ang ganda-ganda ng sand nila, di ba? Sobrang fine white sand talaga. So, syempre, ayan na guys, dito kami sa harap. Ayan, dito sa coconut tree na yan, may nakalagay na Angkla. So, this Angkla Beach Club ay actually nasa dulo ng Nakpan Beach. So, sa kabilang dulo naman, makikita yung Twin Beach. So, ayan na nga guys, dito na tayo, pasok na tayo dito sa kanilang reception guys. So, dito ang kanilang mga rooms. Alam ko, they only have 16 villa ang tawag nila, or 16 rooms. So, this Angkla Beach Club guys, hindi siya ganun kalaki. May ikot natin siya ng saglit lang guys, papakita ko sa inyo. Pero before that, punta muna tayo sa isa pa nilang swimming pool. Kung nakita nyo kagabi, may swimming pool sa labas. So, ito, meron din exclusive swimming pool sa loob. Kasi actually, they allowed day tour for a rate of 800 pesos. Consumable naman siya. So, syempre, hanggang dun ka lang din naman sa labas for their day tour. And eto sa loob, syempre, exclusive itong pool na to para sa mga guests nila. So, yan guys. Andito na tayo sa pool dito inside the Angkla Beach Club. So, nakita nyo naman guys, ayan ang mga rooms nila. So, dalawang floor lang itong mga villa ng Angkla Beach Club. And, yung mga rooms nila actually, isa lang ang itsura guys. So, papakita ko sa inyo yan later. Ang itsura ng kanilang room. But before that, syempre, labas na tayo dito and another ikot tayo. So, guys, ayan nakita nyo, sobrang daming mga plants nila dito. And dahil hindi siya ganun kalaki, 16 cottages or villa lang siya. Konti lang ang guests. So, kung gusto nyo na medyo exclusive place para sa inyo, sa family nyo, at gusto nyo medyo tahimik na lugar, dito kayo magstay sa Angkla Beach Club. Hindi na ako magtataka guys kung bakit maraming artista nagstay dito. Kasi nga naman, di ba, yung privacy ng bawat room ng villa nyo. And syempre, hindi siya ganun ka-crowded na place. Syempre, masarap magstay dito kung gusto nyo talaga ng medyo private. And syempre, maganda yung lugar guys. So, yun din naman ang pupuntahan at babayaran nyo dito yung place nila. So, sobrang ganda dito sa Angkla Beach Club guys. So, mamaya papakita ko rin yung rate nila dito, yung room rate nila. Medyo mahal siya pero syempre naman, ang ganda naman kasi ng place, di ba? O ayan, nakaikot na ako guys. Balik na tayo dito sa may harapan guys. So,
Ayun, ganun lang siya kaliit, guys. So, ganun lang ka private nung lugar. Kasi kung they have 8 villas, so a maximum of 3 person per villa. So, actually from 2 to 3 person lang. So, ibig sabihin nun, iilan lang talaga kayo magstay dito, guys. So, nakita nyo kanina, guys. Paglabas mo on the left side, nandun meron silang CR sa labas. And ito yung shower area nila. Gaya ng sabi ko sa inyo kanina, nag-a-accept kasi sila ng day tour. So, kung gusto nyo mag-day tour, 800 pesos per head. And consumable naman yun. Pwede nyo naman kumain. Pwede kayong kumain dyan sa restaurant nila. Wala namang problema. You are free to use their amenities. Pero hanggang labas lang. Hindi kasama yung loob, syempre. Okay, so let's enjoy the day, guys. And swimming tayo dito, diba? So, sulitin natin ang ating trip dito sa Angkla Beach Club. So, natatanong nyo yung dagat, guys, diba? So, napakasarap talaga mag-swimming sa dagat. Puntahan din natin yan, guys. Are you ready, guys? Punta na tayo sa dagat kasi sobrang paborito ko tong lugar na to. Kung meron akong paboritong beach dito sa El Nido, dito yon sa Nakpan, guys. If there is one place na babalik-balikan ko dito sa El Nido, definitely dito yon sa Nakpan Beach. Dito yon sa Angkla, guys. Kasi sobrang ganda talaga dito. So, syempre, guys, kailangan din natin mag-room tour. Pero before that, ayan, guys, andito ako ngayon sa harap ulit ng Angkla Beach Resort. Syempre, kailangan ko ipakita sa inyo kung gaano kaganda to, guys. Kasi sabi ko naman sa inyo, babalik talaga ako dito pag pumunta ako ng El Nido. Dito sa Nakpan Beach. So, ayan, guys, pasok ulit tayo sa loob. And syempre, mag-room tour na tayo, guys, diba? So, ayan. Ito yon harap ng Angkla Beach Club. So, yung swimming pool, guys. And, syempre, yung restaurant. And, syempre, ayan na, guys. Magro-room tour na tayo, guys. So, nakita nyo ba yan, guys? Diba? Sobrang kaloka, guys, na nangyari sa akin. Kasi, hindi ko pala na-save yung aking video. Kaya, picture lang ipapakita ko sa inyo. So, ayan yung room nila, guys. Sobrang simple lang naman ang room nila. May isang malaking king bed dyan sa harap. I think it's king bed kasi sobrang laki niya. And nakita niyo yan sa left and right side. Merong open space kasi dyan yung papuntang CR nila. So, kung papasok ka dyan sa left side, andyan na yung shower area. Andyan na yung kanilang lavatory. And sa right side, doon naman naka-enclose yung kanilang CR, guys. So, pasensya na talaga, diba? Nakakaloka, diba, guys? So, wala akong room tour. So, nandito ako ngayon sa second floor area ng kanilang villa. So, actually, walang masyadong difference. Lahat ng room nila ay pare-parehas lang talaga. Except kung napapansin nyo yung pinaka-ceiling nila. Dahil nasa second floor ako, medyo high yung ceiling nila dito. Compare mo doon sa baba. Na flat lang yung ceiling nila. So, itong nirab, guys, ay high-tech to, guys. So, papakita ko sa inyo kung bakit ko sinabing high-tech tong room na to. So, dito sa bedside, guys, so, no need na tumayo pagising mo. Pipindutin mo lang yan, guys. And, ayan na. Open na yung curtain nyo, diba? So, kung gusto nyo i-open siya sa morning, pindutin nyo lang, guys. So, diba? Super high-tech nila, guys. O, ayan. Pindot-pindot lang dyan, diba? Para sa ilaw. Ayan yung kanilang drop lights, diba? Sobrang ganda ng room dito sa Angkla Beach Club, guys. So, guys, i-flash ko dito sa screen kung magkano yung room rate nila for the deluxe room. And, ayan na nga, guys. Labas tayo ng room natin. And, ayan dito sa second floor. So, ito lang na may high ceiling. Kaya na pinakita ko sa inyo kanina. So, ayan. So, pag nandito kayo sa second floor, guys, tanaw mo na yung buong Angkla Beach Resort. Yung buong villa nila. Kasi sabi ko nga sa inyo, ilan lang naman yung mga rooms nila. So, ayan. Tanaw mo na rin yung swimming pool dyan sa baba, guys. Kagaya ng inikutan natin kanina. So, yun lang, guys. Tapos na ang ating room tour. Tapos na rin ang ating hotel tour. So, ayan na. Uwi na tayo, guys. So, this is our day 4. And, dito na mag-end ang aming day 4 kasi magta-travel pa kami from here to Puerto Princesa. And, syempre, abangan nyo yung ating day 5 kasi
Mamamasyal pa kasi tayo ng konting-konti lang sa Puerto Princesa kasi wala naman tayong masyadong time, guys. So, ayan, shout out kay Kuyang nagatid sa amin going to dun sa aming van papuntang Puerto Princesa. Thank you for watching this video, guys. Bye-bye!